Welcome para kay Pangulong Rodrigo Duterte ang mga nagsulputang community pantry sa iba't ibang bahagi ng bansa. Pahayag ito ng palasyo sa gitna ng red tagging issue sa mga nag-oorganisa ng community pantry. Ang community pantry ay ang pagbabahaginan ng pagkain para sa mga taong walang kapasidad na bumili. Nakalagay din sa mga community pantry ang mga katagang kumuha ayon sa pangangailangan magbigay batay sa kakayahan. Ayon kay Presidential Spokesman Harry Roque, tiyakin lamang na nasusunod ang mga health protocols na itinakda sa COVID-19 para makasiguro na makaiiwas sa naturang sakit. Bilang tayo pagsalita ng Presidente na itong mga community pantries exemplify the best of the sinusugan din po ni DILG Secretary Anyo na nagsalita ngayon lamang na sinasabi na wala po siyang kautusan sa kapulisan na maghimasok sa operasyon ng mga community pantries. So kami po ay ginagalang natin ang bayanihan sa ating mga kababayan sa pamamagitan ng ating community pantries at ang ating interest lamang ay mapatupad po ang minimum health standards dyan sa mga community pantries na yan. Ayon kay Roque, ipinapakita ng taong bayan ang diwa ng bayanihan habang hinaharap ang pandemya. Gaya na akin sinabi po kahapon, no? Mga community pantries po ay exemplify the best of the Filipino character in times of challenges. Bayanihan, hindi bangayan. At yan po ay talaga naman pong pinupuri ng ating presidente. At ang ating DILG Secretary Anyo, sinusugan din po ito at sinabi na in-order niya ang mga kapulisan na huwag maghimasok sa operasyon ng mga community pantries except kung kinakailangan lamang ipatupad ang mga minimum health standards. Una rito, sinabi ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflict na minomonitor ng kanilang hanay ang mga nag-oorganisa ng community pantry sa pangambang nagagamit ito ng makakaliwang grupo. Pero sa panig po ng Presidente, sa panig ng DILG, malinaw po, ini-encourage po natin at binibigyan puri natin ang mga mamamayan natin na sumasapi dyan sa community pantries. Dahil dito, agad na nagpa siya si Ana Patricia Non ang nag-organisa ng kauna-unahang community pantry sa Maginhawa Street sa Quezon City na pansamantalang itigil muna sa pangambang madawit sa red tagging issue. Nagpahayag din si Interior and Local Government Undersecretary Martin Dino na kinakailangan muna ng permit mula sa lokal na opisyal ang mga nag-oorganisa ng community pantry. Ito ay para masiguro umano na hindi makakasuhan ang kapitan ng barangay dahil maaring maituring na mass gathering ang community pantry. Pero ayon kay Roque, pinupuri ng Pangulo ang mga community pantry. Hindi na anya dapat ito napakialaman pa ng ibang tanggapan ng pamahalaan. Itinanggi na rin ni na DILG Secretary Eduardo Anyo at PNP Chief General De Bolsinas na may utos ang kanilang hanay na magsagawa ng profiling sa mga organizer ng community pantry. Chona Yu, Radyo Inquirer, Bayang Nagtatanong, Mamamayan Nag-usisa.